Good day po sa inyong lahat. Former matinee idol na si Dennis Da Silva, gustong ipawalang sala ng stepdaughter nito na si Gadian Paz matapos makulong ng 19 na taon. Matapos nga ang halos 19 na taong pagkakakulong ng dating aktor at ex-member ng That's Entertainment na si Dennis Da Silva, ay binawi ng stepdaughter nito ang akusasyon ng pangahalay sa kanya. Base sa January 20 episode ng Wanted sa radyo na idol Raffy Tulfo, inilantad ni Gadian Paz na 34 years old na ngayon na hindi totoong hinalay siya ni Da Silva. Ano yan, na-pressure lang siya dahil maraming kumakausap sa kanya noon, pati umano pamilya niya. Ang ate niya di umano at Department of Social Welfare and Development o DSWD ang nag-initiate ng kasong pang-aabuso at nalaman na lang niya ito nang maisampa na ang kaso. Nagpadala daw siya umano ng sulat kay Da Silva at humingi ng tawad sa nangyari. Batay sa sulat, gusto niyang mapawalang sala si Da Silva. Nang tanungin naman Raffy Tulfo kung hindi ba nito binabawi ang akusasyon kay Da Silva, sinabi ni Paz, binabawi ko po. Yun pong part na yun, hindi po totoo yun. Sila lang po yung mga authorities lang po, yung mga taong pumalibot na lang po sa akin, ang nag-input po sa akin na yun yung ginawa. Yun po yung nangyari. Pero ako kasi, sabihin na nating bata ako noon, 14 years old, pero I think I am capable enough to think that what force and what's not. And it what's not happened by force. Sinubukan daw niya noong iurong ang kaso pero marami raw consequences na sinasabi sa kanya at dinala pa siya sa Department of Social Welfare and Development. Nagugat daw di umano ang insidente na may mangyaring gulo sa kanilang bahay kung saan lasing si Da Silva at nasa police station sila. Ayaw na rin ang ate niyang bumalik si Da Silva sa kanilang bahay. Magugunit ang hinatulan si Da Silva ng reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakakulong matapos mapatunayan ng Pasig City Regional Trial Court na guilty si Da Silva. Inaresto siya noong 2002 dahil si di umano'y pang-aabuso sa 14 na taong gulang na anak ng kanyang live-in partner. 28 years old noon si Dennis habang 14 years old lang noon ang biktima. Promising young actor si Dennis na magsimula ang showbiz career niya noong kalagitnaan ng dekada 80. Pero nalulung siya sa masasamang bisyo na dahilan para mapariwara ang kanyang buhay. Si Dennis ay naging miyembro ng dating youth-oriented show na That's Entertainment ni Kuya Germs. Maraming salamat po sa inyong panunood. Pag hindi pa po nakasubscribe, mag-subscribe na po at huwag pong kakalimutan pindutin ang notification bell para lagi po kayo updated sa ating mga balita. Mag-ingat po tayong lahat. God bless everyone!